Isang magandang araw na naman mga kasama sa bayanang Sabongero. Muli po magsama-sama tayo sa panibagong topic na naman na siguradong kapupulutan ninyo na magandang aral. Mga golden tips galing po dito kay Mr. JRB, ang inyong Mr. Natural. Ito ay kadalasang mga tanong po sa atin ng ating mga kasamahan. So, sasagutin ho natin to sa pamamagitan ng pag-upload ng video ito. Dahil sa dami nyo nagtatanong at halos pare-parehas po ang pagtatanong ninyo regarding sa aking mga panuntunan o batayan sa pagkukondisyon, ay mas minabuti ko po nasagutin na ito ng isang video. Nang sa ganun po, lahat po ng may katanungan ng parehas ng tanong na ito ay mapapanood nyo po ito at magiging batayan at gabay ninyo sa inyong mga darating na gagawin na pagkukondisyon. Ngunit pinapaalala ko po sa inyo mga kasama, ito ay isang method na gawain po ng JRB. Kung inyo po itong paniniwalaan, ay inyo pong gawin. At kung sa palagay nyo naman ay hindi kapupulutan no, ng kaigihan sa inyong mga alaga, maniwari po nakalimutan nyo na lang po ang mga binanggit ko sa video na ito. Ika nga po kasi, ang gameful industry, the best thing dito is learning through research and through accepting no ng mga idea galing sa may mga experience na, at ito po ay isang batayan ko rin po, kaya ko namamahagi po sa inyo ng aking mumunting kaalaman dahil napagdaanan na namin sa haba ng panahon na rin ho namin sa industriya at nais po naming makatulong nang kahit papaano po sa inyo. Kung kami man po ay darating ang panahon na mawawala po sa ere, no, dahil tayo ay lilipas din, ika nga, sa isang kanta, at least may maiiwanan ho tayong mga way o mga gawi na magpapaalala sa mga aral na ipinamahagi ho natin. Na maaari din po na makuha ng ating mga downline o mga tagapagmana. Okay, ano nga ba ang usapin natin ngayon? Most likely ho kasi ang usapin natin ngayon is regarding moisture, no? Ang kadalasang tanong po sa akin, Mr. JRB, kailan ho kayo nagko-control ng moisture ng ating alaga? Gaano ba kahalaga ang moisture sa ating alagang sasabungin pagdating sa pagkukondisyon hanggang sa araw ng kanilang laban? Okay, yan po ang sasagutin natin sa trivyang ito. Ngayon po, sa akin po, ano nga una nating tatanungin, no? Unang sasagutin natin na katanungan, ano nga ba ang moisture, no? Ang moisture po, ito po ang mga nalalabing tubig o likido sa ating mga alaga na hanggat maaari ay kinokontrol natin para ho mas ma-exert o mailabas ng alaga natin ang kanilang performance sa araw ng laban. Dabagamat ho na sinasabi nating tubig ito sa katawan ng ating alaga, isang bagay na importante sa ating mga alaga din. Tama po kayo, importante po yan. Ngunit ika nga, lahat ng sobra ay nakakasama. Sa ating mga kinukondisyong mga alaga, importante po nasakto ang kanilang tubig sa kanilang katawan sa oras ng laban. Parang sabungero o mga atleta, ang sabungero po ay parang mga atleta yan, o ang mga sasabunging manok ay parang isang atleta po yan. Pag sobra sa tubig, mabigat ang katawan, sluggish kumilos, mabilis mapagod. Ganon din po sa ating mga alaga. Kapag sobra sa tubig, mabilis mapagod, sluggish, mabigat ang katawan, mabagal kumilos, at the same time hindi ho tumatagal sa laban. Yan po yung isang mga palatandaan na ang tanong ninyo sa akin, Sir, walang tigas ang manok ko sa oras ng laban, hindi nyo ba naisip na maaaring sobra sa moisture ang ating alaga kaya hindi tumatagal sa laban? Ang manok na sobra sa moisture pagdating ng laban na nasugatan, sigurado pong nasirip ang kanilang dugo. Okay, yan po yung unang kataga o unang katanungan na sinagot natin. Pangalawa, Mr. JRB,
Sa pagkukondisyon mo ba ay nagkokontrol ka ba ng tubig? Hanggang kailan ka po nagkokontrol? At anong araw ka ho ang pinakamasusi o pinakamahigpit na araw mo para balansehin ang moisture sa manok? Okay mga kasama, ito naman ang aking motivation o motto ko sa pagkukondisyon o pamamaraan ko sa pagkukondisyon regarding moisture. Once ang aking alaga, no, nagsisimula pa lang sa precon. Sa precon ho, eh dyan po ay para ho tayong nagkukondisyon ng minimal. Mapapansin nyo na ho ang manok natin na maalaga sa katawan, no? O alam natin ang manok natin kapag nasa prime condition na sila o yung pwede nang isabak sa darating na condition, conditioning regimen. Ang manok po ay kusang nagkukontrol din ng sarili nila sa pag-inom ng tubig kapag sila ay nasa magandang estado na, no? So mapapansin nyo sa precon, sa mga unang linggo nila yan, subasob ang inom nila sa tubig. Talagang subasob. Then later on, habang tumatagal, mapapansin nyo yan pagkatapos kumain, isa hanggang limang lagok, mapapansin nyo yan, humihinto na sa pag-inom ng tubig. Bakit po? Alam nila po yung kailangan ng katawan nila. Kaya kapag pinasok po natin sa conditioning regimen to yan, sa first, no, sa first day to 15 days, ay hindi po ako naglilimita ng tubig sa kanila. Binibigay ko po ang gusto nila na tubig. Bakit po? Dahil sa conditioning ko po, ang motivation ko sa conditioning ay tumataas po yung kanilang level ng kanilang routine every day. But it's a light method. Gaya ng sabi ko sa inyo, ang heavy method ho namin ng training regimen ay nasa pre-con day ng ating mga alaga. Pero sa conditioning po, meron ho tayong mga light regimen na ginagawa po sa kanilang training exercise, nang sa ganun po ay maiwasan naman ho natin ang pagbibuild up ng lactic acid sa mga muscle ng manok na nagiging dahilan ng pagtigas ng mga kalamnan nila at nagiging sanhi ng pagiging short puncher. Gaya po ng isang nagtanong ho sa akin, "Sir, napansin namin napaka-super na mga manok namin upon selection. Then dinaan namin sila sa conditioning of heavy type conditioning regimen method of training. Then nung inispar namin ay ginugulpi ho sila nung kaisparan. Bagamat ho mga alas ho yung napili. Bakit? Hindi nyo ba ho naisip sir na stress out ang mga muscle ng manok due to massive training? At the same time, nagbibuild up po ng lactic acid. Ngayon po, kung ganyan po kabigat ang ginagawa nyong training sa manok sa pagkukonditioning, dapat alam nyo po ang tamang suplementong ibinibigay natin sa kanila para maiwasan natin ang pagbibuild up ng lactic acid. Ngayon, kung heavy regiment nga po, dapat heavy type of supplement method ang binibigay natin, na which is may kaagapay tayo, gaya ng B15. No? Ang B15 ay tumutulong para maiwasan ang pagbibuild up ng lactic acid sa katawan ng manok kung tayo ay dumadaan sa heavy training. So sa tamang regiment method, sa tamang dose ang binibigay natin sa kanila, hindi sila mag-over, no, doon sa kanilang tinatawag na allowable dose ng mga supplement. So yun po yung pinaka-importante. Alam nyo po yung method na ginagawa ninyo. Kaya sabi ko nga ho sa inyo, aralin na maigi ang method ninyo, dahil maaaring sa method nyo pa lang ay may mali na kayo kung bakit nagkakaroon po ng pagbabago sa mga manok na kinukondisyon natin. So sa amin naman po, sa first day to 15 days, hindi ho ako naglilimitan ng tubig, but meron ho kaming rotational routine na ginagawa na light exercise. Kaya nga ho, minsan, sabi nga ng iba, sir, ang taas ng CP ng binibigay mo, that is 24 CP crude protein para sa kinukondisyong manok. Yes! Kaya nga po, pinapaalala ko sa inyo, ang pagbibigay ng mataas na CP content sa manok, kung hindi tayo magbibigay ng kanilang mga routine exercise and training, yan ay magiging taba, no? So kapag naging taba yan dahil hindi sila nakakapag-burn ng tama sa ating mga alaga, ay sigurado po na malaki ang epekto sa ating mga kinukondisyong mga manok. Ano-ano nga ba ang mabibigay kong tips sa inyo na magandang pang-burnout? Unang-una pong mga light training ho namin is yung tinatawag naming rotational dito ho sa aming area, gaya ng scratch pen, no? Gaya ng flying pen,
gaya ng pagpapalakad sa gradas, pagpapasampi sa cording area, which is high tea level ang kanilang dapuan. Isa po yan sa maganda. At higit po sa amin ay kami po ay kada, no? Kada alas 2 ng hapon ay sinisigurado namin 2 times a week ay nagsasandbating po sila. Meron kaming isang scratch pen na pinapasadya po yon na buhangin po, puting buhangin po nakalagay. Minsan po mainit-init po yon, yung binibilad namin sa araw na mainit-init. No, kapag uminit na po ng konti ng bahagya ang buhangin, nilalagay namin sila ron at nilalagyan ng talukob o bubong para hindi ho direktang init sa kanila, at hinahayaan namin sila na doon ay magpaligo ang katawan nila ng buhangin. Kaya sa kinukondisyon ho namin, sa 15 days po na yan, 2-4 na beses po silang lumulugar doon sa aming sandbating. Nang sa ganun po, walang pinag-iwan po sa tao yan na parang nagsasauna, nagre-relax. Nang sa ganun po, makapag-relax din ang ating mga alaga. Kaya po ang purpose ng mataas na CP content, inuulit ko, sa pagkukondisyon ay para po mag-double exert ang hinahanap natin sa kanilang conditioning level, power, strength, stamina, and agility. Ngayon po, sir, pagdating ng sabi nyo hanggang day 15 lang po kayo, ito na ba yung tinatawag nyong moisture control? Pagdating po ng day 16 to 20 ninyo, dyan po ay medyo nagko-control na kami ng bahagya. Paanong bahagya po? Sinasakto lang namin ang moisture sa kanila. Mapapansin nyo rin ho mga kasama, sa keeping day ho ninyo, kung nakuha nyo po yung tamang regiment of conditioning ninyo at nag-react na ang katawan ng manok at pati ang manok, pati ang kanyang mental stability, sila ho mismo ay may disiplina sa sarili na kumukontrol ng moisture nila. Minsan po, may nagtatanong sa akin, sir, ang manok ko ayaw nang mag-ubos ng kanyang carbo-loading feeds, ayaw nang uminom, ay tanungin nyo ho ang sarili ninyo. Baka naman ho kasi, ay nasobrahan na sila sa intake ng carbo loading at hindi man lang sila nakakapag-burn out. Gaya na sabi ko, kahit nasa keeping day na ho kayo, ang relaxation ho nila ay pwede naman kayo na mag-routine na magpalakad, magpailaw, magpakilos, no, paisa-isa. Nang sa ganun po ay nagkakaroon ng rotational ang kanilang metabolism at gumana naman po at mag-burn out ng kailangan nilang alising excess, no? May manok naman po na nasosobrahan sa moisture na ayaw nang uminom ng tubig. Pero kapag ho ang manok ninyo ay properly, ay na-balance ninyo o napa-adapt ninyo ang tamang conditioning regimen, mapapansin nyo po ang disiplina rin ng ating mga alaga. Pagkatapos kumain, bigyan nyo ng tubig, minsan isa o dalawang sip lang yan, umaayaw na yan. So sa ganong paraan, malalaman nyo na sila ay nasa mataas na level na rin ng mental state of condition. Bakit ho na nasabi ko yun? Dahil alam na ho nila na tama lang ho sa katawan nila yung kanilang ini-intake. At the day of fight, dito ho ay mas lalo, no? Ang tindi ng pagmomonitor natin pagdating sa moisture. Dahil dito, pumapasok na, nagsasama-sama na ang isang hirap ng isang handler. Kaya hindi ho biro ang pagiging handler. Nakasalalay sa inyong lahat ang magiging outcome performance ng ating mga alaga sa oras ng laban. Unang-una ho kasi na kinokontrol natin on the day of fight ang balance ng kanilang moisture and dryness. Number one po yan na nakamonitor sa atin. Pangalawa, typing ng mga supplement na gagamitin natin sa kanilang day of fight. Pangatlo, timing ng tamang pagpitik, pag-ooras kung kailan ka maglo-load sa kanila nang hindi sila mag-pass out o malipasan ng gutom. At ang pinakamahirap sa lahat as yung pagta-timing ng kanilang peak sa oras ng laban. Dahil yan ay naka-monitor hourly, dahil sa droppings pa lang mamomonitor nyo na ang manok natin kung pupunto na sila sa high peak na dapat kinokontrol natin hanggat malayo pa ang laban nila, nakabalance and control lang sila. Yan po ang pinaikling pagpapaliwanag ng pointing. Kailangan ma-hold natin sila, no? Bago natin papuputokin pag malapit ng oras ng laban, para nang sa ganon. Eh sa oras ng inakyat mo sila,
sa ibabaw ng kanilang laban ay siguradong outcome performance ang ipapakita ng ating mga alaga. Marami hong nagtatanong din sa akin yung mga sinyales o palatandaan na ang ating mga alaga ay nasa high peak condition o tamang-tama na sila ay nasa point na sa oras ng ilalaban. Sa akin po, gaya ng sabi ko po sa inyo, hindi po ako nagpapakita ng catch cap o picker kapag ako ay naglilimber. Dahil the more na malungkot ang aking alaga, the more na natutuwa ako. Ibig sabihin, pag nilagay ko sila sa limber at sila ay tahimik, ayaw kumilos, relax na relax ang dating, mas tuwan-tuwa po ako dyan. Pero yung iba na hindi sanay, siguro sinasabi na hindi papalo ang manok. Pero sa akin, yun ang extreme na pagpo-point ko, na napalabas ko sa aking alaga. Unang-una, kung sila ay hindi na nakilos, sila ay nagpipreserba na ng kanilang energy at alam nila na kailangan ng ang momentum nilang ilabas yon any moment. Then, ang palatandaan ko ron, tinitingnan ko ang eyeball ng mata ng manok, na kapag yan ay malaking bilog na bilog at tahimik lang ho yan at malungkot, no? Nakayukyuk. Ibig sabihin po yan, nakamataas ang konsentrasyon ng ating alaga. Pangalawa, kung sila ay nalagay na natin sa limber at binuhat natin sila at naramdaman ninyo na bukado ang katawan, no? Na magaan, malapad ang pagkahipo ng dibdib, malalamig ang paa, makikintab ang balahibo, no? Matalas at nangingintab ang mga mata na napakalaki ng eyeball. Yan po ay sinasabi ko na sa inyo, nasa top level na po yan. So any moment, napakabilis po nating paputokin ang kanilang high performance peak na tinatawag natin sa oras nang sila ay igagap. Kaya nga po, maraming katulong tayong regiment na ginagawa sa pagpo-pointing. Kaya nga po may tinatawag na holding serum. Ang holding serum ay nakakatulong sa atin para i-hold nila ang peak ng manok. Kaya nga po may pang-activation agent po tayo. Kaya yung mga gustong matuto ng Dr. Blues, huwag nyo pong sisinusinuhin. Tandaan nyo po, aalamin nyo yung proper combi ho ng Dr. Blues. Kaya hindi ho kami naglabas ho ng programa na yan dahil mas maiging matutunan nyo sila through actual para lahat ng explanation, lahat ng pamamaraan from light method to heavy method to extreme method ay matutunan nyo. No? Hindi basta-basta ho nagpapares-pares tayo dyan dahil isang mali ho dyan, sira ang manok. Ngayon, sabi ko nga, may holding serum. Ngayon, kapag malapit ng laban, kailangan nyong i-activate yon. Ibig sabihin, kailangan mapatanggal nyo yung epekto ng holding serum at mapa-activate nyo ang manok para gumising. No? Kasi kapag naka-holding serum ang manok, yan po ay walang ibang gagawin kundi magpahinga. Mag-control ng sarili at magpahinga. Ngayon, kailangan nyong activate siya para magising, mabuhay ang dugo ng manok natin sa takdang oras. Pangatlo, kailangan yung tinatawag na formula para magkaroon ng proper circulation ng kanilang organs, no? Yung tinatawag na pagpapaputok o merong ginagamit tayong gamot ng Dr. Blues para ito ay positive activation. Na-activate natin, kailangan natin silang i-boost, no? Boost activation o positive activation. And then, syempre, isang formula po na dapat nakakatulong sa kanila para gumising ng husto at sila ay gising na gising sa oras ng pag-akyat ng kanilang laban. Kaya nga po, mga kasama, inuulit ko, ang moisture ay ito ang tubig sa katawan ng ating mga alaga na bumabalanse sa kanilang physical health, physical condition. Ang pagkokontrol namin sa conditioning, wala ho kaming control from day 1 to day 15. Day 16 po, just observatory and monitoring po kami sa aming mga alaga kung sila ay well mentally conditioned na sila dahil sila mismo ang nagkokontrol sa sarili nila. Pero kung ating ang mga alaga, no, napapansin nyo na wala silang control sa tubig o yung habhab sila ng habhab sa tubig, something wrong ho na meron tayo sa paghahanda. Now, which is, ina-out po namin yon na hindi nila kayang kontrolin ang moistureness nila sa katawan. Dahil something na merong hindi na-adapt
sa kanilang time of condition. At yun po ay malaki ang epekto sa manok natin, no? Magiging sluggish po yan, magiging short puncher yan. Isa yan sa mga bagay na aktibidad ng manok na pinapakita at early stage, no? Na sila ay mahirap i-point pagdating sa laban. Sa oras ng laban naman po, kailangan po natin na tayo mismo ang nagko-control ng kanilang moistureness, dryness nila, at tayo rin ang nagbibigay timing sa mga proper supplement intake nila at regimen on pointing, at di syempre tayo rin po ang susi para sila ay pagganahin lahat ng tama ang regimen natin na kinakailangan on the day, on the hours na sila ay ilalagay na o ipapalipat na o papupuntahin na sa gap area to preparation sa kanilang pit battle. So mga kasama, yung mga tips na yan, sana po makatulong po sa inyo. At nawa po, huwag po kayong magsasawa na sumubaybay dito sa amin sa JRB Game Farm, at gaya po ng pinapangako namin, always magbibigay kami lagi ng pakipakinabang na mga videos na inyong mapupulutan ng kaalaman. Okay? So mga kasama, nawa po, nakatulong kami sa inyo ng maayos. At yung mga bagay-bagay na yan ay nawa sana nakatulong sa inyo at makatulong sa inyo sa oras na inyong kinakailangan. At nawa mga kasama, mga kaibigan, hanggang sa muli, huwag kayo magsasawang sumuporta dito sa JRB Game Farm, at ilalagay po namin dito sa aming tagiliran, no? Dito makikita nyo po ang aming mga contact number. Kung kailangan nyo ang servisyo namin, magsalita lang ho kayo. At kung kailangan po ninyo ang aming tulong sa pagsasaliksik ng mga kinakailangan ninyo, kontakin nyo lang po yan. At nandyan po rin ilalagay namin ang aming FB page para inyo pong masubaybayan din ang aming mga pahina sa Facebook at doon sa aming YouTube, no? YouTube channel, no? Meron kaming cover photo ron nasa upper right side, no? Na makikita ninyo, nandun po yung link ng Facebook, no? Pag kinlik nyo yan, direkta na ho kayo sa aming page on Facebook. Nawa mga kasama, magsama-sama tayong uli sa panibagong trivia uli hanggang sa susunod na linggo. Maraming salamat po. Muli, ito ang inyong Mr. Natural. Gandang araw po sa inyong lahat.